siguruhin mo rin na hindi ito mamamatay. Ang problema nitong lima is that wala na daw silang baril. I-ratio mo yung baril nila para makalaban mo lang sila kung may mag-attempt sa buhay nila. Kawawa naman ito kung mamamatay lang ito ng walang kalaban-laban. I do agree with you, no? Itong mga PO1, talagang kawawa to, mga sundalo lang to eh. Sumusunod lang sa mga ano nila eh, kawawa. Ito yung mga dilis lang eh, nasaan yung pating? There's a motion to transfer the physical custody of Catarata and Rebosora back to the premises of the Senate. So there's no objection. The motion is hereby approved. Alas 12, mag-alas 12, medyo na. What are we going to do with these policemen who we cited in contempt? Yes, but before you move for the recall of the contempt of this itong lima, just would like to talk to the Chief PNP. Ang problema nitong lima is that wala na daw silang baril, disarmahan ninyo. That's normal. Administrative procedure natin yan. If you are facing investigation, you have to be disarmed, di ba? Kung wala silang armas, siguruhin mo rin na hindi ito mamamatay. Dahil ang natakutan nila, itong grupo ni Mayo, hindi pa talaga nabunggo ang pinakaulo nitong grupo ni Mayo. At sigurado pinag-iinitan ito sila, ngayon wala silang armas, you secure them din. Kawawa naman ito kung mamamatay lang ito ng walang kalaban-laban. Ha? I-secure mo sila. Kung tanggalin mo yung kanilang whatever, ano bang administrative status nila ngayon, suspendido ba sila or what, kung tatanggalin nyo yan, please i-ratio mo yung baril nila para makalaban mo lang sila kung may mag-attempt sa buhay nila. Eh kung hindi nyo ma-issue ng baril, i-secure nyo sa krami para hindi madisgrasya itong mga bata na ito. And another one, huwag na kayo maglagay ng PO1 sa pidig. Dapat mag-spotting kayo properly sa labas ng mga at least PO2 man lang. Kasi kawawa ito, mga inusinti pa itong serbisyo. Pagpasok na serbisyo, napaka-rooming mundo kagad ang ginagalawan nila. So, yung utak nito, madaling mawala sa ideal na police profession. Yung professionalism lang mawala. Magdadive kagad din doon sa sindikato. Kasi yan ang ginagalawan nila eh. Sa ating parlance, police parlance, you do what if you are in Rome, do what the Romans do. Ganun nangyari dito. Kaya kailangan i-expose mo muna sila sa Manila, expose mo muna sa Davao bago mo sila ilagay sa Rome. With regards to the security of these concerned police officers, we'll be making the necessary security arrangements, sir, so that maprotektahan naman sila. So, security nito ha, itong mga tao mo, klaruhin mo ito dahil, alam mo, the worst thing to happen to a policeman, kung ang kinatakutan niya, kapwa na niya polis, kahirap nun. Diba? Dapat takot ka sa kalaban. Takot ka sa sindikato or sino yung mga big time na criminal na drug lord dyan. Kung takot ka sa kasamahan mo, itong mga ito, takot sila sa grupo ni Mayo. At alam natin yung grupo ni Mayo, may mga polis yan. Ha? Kaya, napakahirap ang sitwasyon nito. Takot rin sila sa AFLD. Dahil ang AFLD daw, maraming pera. Maraming pera yung AFLD. Itong grupo ni Rebosora, Catarata. Totoo ba? Marami kang pera? Mabigat yung malita? Ha? Ay, ang hirap nun. Nagkatatakutan na sa kanyang kapwa pulis. Dapat matanggal yan. Matanggal yung ganong feeling ng isang pulis. So, Senator Jinggoy, you want to move for the lifting of the contempt of these five
Mr. Chair. Yeah. Wala pa tayo na-achieve. Di na natin alam kung sino yung source. Ayaw nila magsabi ng kung sino yung source. As far as their concern, itong lima naman is hindi talaga lang alam ang source dahil IFLD ang source nito. What, yeah, those concerns, sila Rebosora at si Catarata, hindi nyo ba masabi sa amin kung sino yung source? Sila ba dapat ang tanungin? Yeah, Catarata, Rebosora. Kundi si kulong natin. O, out five, in five. Ganon ang gawin natin. Sige, palit ulo. Kung ayaw na palit ulo kayo. Mr. Chairman. I do agree with you, no? Itong mga PO1, talagang kawawa to, mga sundalo lang to, eh. Sumusunod lang sa mga ano nila, eh. Kawawa. Ito yung mga dilis lang, eh. Nasaan yung pating? Yun yung dapat na kukulong, eh. Yes, Your Honor, Senator Bong Rebillian, I am also inclined to, you know, request the Kumilik Napulcom and the SITG of PNP to please look into the situation of these people, ito mga bata pa na mga PO1, mga patrolman, mga tinyente na nagamit ba. Kawawa rin, masira ang buhay nito mga tao na ito dahil sa mga wrongful orders na sinusunod lang nila dahil mga boss nila nag-utos. Tingnan rin ninyo, ha? Tingnan rin ninyo. Hindi naman porque andyan na sila, masasamang tao na yan sila. Some of them are victims of circumstances na sumunod lang sa order ng mga maro na opisyal nila sa taas. Kaya tingnan rin natin. Mr. Chairman? Yes. Just have a question kay Chief PNP Korda. Na lifestyle check na po ba si Ibanez, si Gonzales, yung mga involved dito? Meron na po ba tayong resulta ng lifestyle check? It was done, Your Honor, and it was part of our vetting procedure. Kasi continuous po yung vetting and all the members of the... Tuloy-tuloy? So wala pa tayong resulta niyan? Yung... Meron naman, sir. Meron naman. Pero, sir. Meron na? Yes, sir. And continuous po, sir. Continuous siya. Okay. Yes, sir. So, Mr. Chair, I move that we lift the contempt order against the five policemen, namely Payeta, Calao, Gular, Bugarin, Carolino. Yeah, second motion. Mr. Chair. It has been moved and seconded that the... motion. The citing in contempt of the five police officers, Bayeta, Carolino, Calao, Gular, and Bugarin, be lifted. Any objection? Hearing none, the motion is approved. O, pakitinuon na kayo limang police, ha? Yung kay... Thank you, Mr. Chair. Si Captain Susongko, hindi pa natin, nakakulong din to, di ba? I-lift pa natin to, hindi na. Mayo na ito. In fairness kay Susongko, inamin naman niya na dinamay lang niya ito last hearing. Ngayon, inamin naman niya na hindi pala kasama. So, for me, it's okay if we are going to lift the... Okay, I so move that we also lift the contempt order against Captain Susongko. So there's a motion to lift the citing on contempt and that's duly seconded by Senator Bong Rebillia. Is there any objection? Nag-object ka, Susongko? Ha? Kala ko mag-object ka, Kev. Hindi ka mag-object? Oh. So there's no objection. The motion is hereby approved. Okay, Mr. Chair, mabalik tayo dito kay Catarata at kay Rebosora. Sino manipalit natin pag ayaw nila magsalita? Their contempt orders are not yet lifted, Your Honor. They're still under contempt. Oh, hanggat hindi nasabihin yung source, then we can put them back. Yeah. Huwag natin ikulong sa custodial eh. Kapwa-pulis din nagbabantay dyan. Dito natin ikulong.
Okay. I move that we cite. Cited na siya. We transfer. Transfer custody. Transfer custody to the Senate. Against the Rebosora and the Catarata. So there's a motion to transfer back to the Senate the physical custody of Catarata and Rebosora back to the Senate premises. Your Honor, excuse me, Your Honor, if I may. Yes. Your Honor, the issue we cited by Honorable Senator, Your Honor, was the regarding the informant. So I would like to, Your Honor, I would like to stress out, Your Honor, that we don't have the informant with us. We are only giving the information based on the previous conduct of casing and surveillance, Your Honor, at Cavite, Your Honor. And we feed the information to Captain Susongko. That's the only the information, Your Honor, and we have nothing to do with the informant. So let us set the record straight, huh? The motion stays. I have not yet acted on that motion. So with the indulgence of the movement, Senator Jingo Estrada, can we entertain some issues being raised by the ones concerned before okay. I act on your motion? All right. Thank you, Mr. Senator Estrada. Sige, magsabi ka ng totoo dyan. Ha, yung totoo, iho. Kaya napapagod na tayo dito. Last day na ito. Kung makulong kayo dyan sa baba, wala na. Magbe-break kami. Ang tagal, hindi namin maaksyonan yung contempt order mo. Sige, yes, sabi ka ng totoo. Yung totoo na. Good afternoon. Good morning. We would like to stress, I would like to stress out, Your Honor, with regards to the informant, that we have nothing to do with the informant, Your Honor. Only the information based on the case built up we gathered, Your Honor, from Cavite, Your Honor. We have the Your Honor, casing and surveillance at Cavite, Your Honor, and our team leader knows that, and the IFLD also chief knows that, Your Honor, and we only give the information to Captain Susongko that indeed this Montero Gray happened to meet with the ones where we sige kung hirap were there. Please, tagalogin mo. Yeah. Tagalogin mo. Your Honor, isa po yung Montero Gray na bumangga po dun sa binabantayan namin sa Cavite. Your Honor, may subject din po kami doon. It so happened na tumigil po yung galaw nun, Your Honor, because may nahuli po sa Pampanga na Chinese din. I don't know, Your Honor, kung Chinese o kasama. Basta ang information namin, Your Honor, na tigil daw muna yon, walang galaw kasi may nahulihan. So, Your Honor, at that time, itong Montero Gray, Your Honor, bumangga po siya doon sa Manila. Particular po sa Quiapo. Yun po yung binigay namin information kay Susongko. So yung informant, Your Honor, wala po kaming hawak na informant. Only, Your Honor, finid lang namin yung information sa kanila na may Montero Gray na bumangga. At the same time, Your Honor, may kinandak na naman sila na casing and surveillance at case built up, Your Honor, regarding po dun sa Montero. So napag-isa yung information nila na strengthen yung information nila based dun sa dinagdag namin na information din. So, wala talaga informant. Yes, Your Honor, wala kayo po. Kayo lang. Information lang po, Your Honor. Information ninyo. Kayo yes, nag-build up ng information. Separate po yung case build up namin, Your Honor, sa case build up din po nila Susongko, Your Honor, na nagkantak silang bypass. Mr. Chairman, I don't believe na wala tong informant. Ha? Imposible yata na wala silang informant. Talaga, sabihin nyo na yung totoo. Your Honor, ang I feel to Your Honor, may intel packet po kami. Yung information po na raw, halimbawa, Your Honor, information na yung sasakyan na yan, involved yan, binabantayan po namin yan, tinis po namin yan, Your Honor, until such time na makita mo namin mga tao may mga binabangga niya na possible subject.
Habang tinatanong namin kayo dito, ilang hearing siya tayo dito eh. Nagtitinginan kayo eh. Talagang kaduda-duda. Hindi ako naniniwala na wala. That's my personal ano, no? But, pero that's really happened, Your Honor. Yung Cavite po yung binabantayan pa na may subject po kami sa Cavite, Your Honor. It so happened na bumangga siya dyan. So nirelay po namin kay Susongo since nasa Manila po sila at nag-case bill up na po sila dyan. Sinabi namin, Your Honor, na yung Montero Gray, isa po yan na ano, posible na nagbibigay din. Siguro may we hear from kay Catarata, kung meron siya alam. Catarata. Ay, Your Honor. Ganun nga po, tama po yung sinabi ni Rebosora na yung binabantayan po namin sa Cavite, bumangga po yung ano, Montero na Gray po. Kaya po yun po yung ano, yung binigay po namin information sa SOU4. Yun lang po talaga. Ikaw naman, Susungko. Ingat-ingat ka ha, kay pwede kang bumalik doon sa baba kung hindi ka mag Sir, paano nag-coincide yung lakad ninyo ganun? Sir, kung makikita nyo, sir, regarding sa informant, kung sa informant po ang pag-uusapan, wala naman pong na-mention sa SOU4A na kami ang nakipag-usap sa informant or... Wala nga. Balik din yan. Wala nga. Ngayon lang, bakit nagka-coincide yung lakad mo at lakad nila? Ganun nga po, Your Honor. Kasi yung information galing sa kanila. Galing sa kanila? Opo. Tinap kayo? Oh, yes, sir. Sino tumap sa'yo? Yung team ng IFLD po. Sino? Si Rebosora, Your Honor. Rebosora. O, yun ang totoo. Galing sa kanila information? Yes, sir. Pero wala silang informant? Siguro po, sila, wala po sila. Wala silang informant? Ang binigay po galing sa kanila information? Yes, sir. Kaya kayo naglakad? Yes, sir. Tumakad. Okay. Naniwala ka, Domingo? Nawala silang informant? I don't think so, Your Honor. You don't think so? Yes, Your Honor. Napaka-labo namang mangyari yun na may information pero walang nagbigay ng... Informant? Walang informant na nagbigay. So, hindi ka naniniwala sa sinabi ni Rebosora na wala sa informant? Tama? Hindi po, Your Honor. Ano po? Hindi pa ako naniniwala, Your Honor. Hindi ka naniniwala sa statement ni Rebosora na wala sa informant? Yes, Your Honor. Alright. Mr. Chairman, kay General Domingo, okay, salimbawa, i-wrap up na natin ito. Sino ang nakikita mong dapat kasuhan natin dito? Based on your sa information na alam mo, okay, bilang head ng PDIG at that time, so alam mo lahat ang nangyari. Kung ikaw ang tatanungin namin, sino ang dapat kasuhan? Before you answer, I would like to acknowledge the presence of Senator Tolentino. Thank you, Your Honor. You answer. Okay. You may answer, General Domingo. Your Honor, yung involved po sa pilferage, yung pagnanakaw ng 42 kilos na shabu, ay dapat lahat po makakasuhan, Your Honor. In addition to Mayo. Sino-sino yan? Sige, isa-isa mo. Yung pinapakita po ng Napulcom na CCTV footages, nandun po si... Sergeant Rebosora, Catarata at saka yung iba pang members ng team niya. Sino pa? Unfortunately, Your Honor, di ko memorize yung mga pangalan. Basta yung IFLD team. High ranking officials? I think yung boss nila na si Gonzales, Your Honor. Gonzales, who else? I'm not sure with the kay Ibanez. Ibanez? Yes, Your Honor. Are you sure? Not so sure, sir. It will depend on the investigation of the agency tasked to investigate. Okay. Thanks, sir. Thank you, Mr. Thank you, Senator Bong Rebilla. So, balik tayo. Napulcom at PNP, ayusin niyo yung kuan ha, yung kasi nakita ko rin ha, Napulcom, yung
ating video. CCTV natin, meron kayong, I don't know kung how accurate was that. Meron kayong inaaro doon, nilagay niyo yung pangalan, kung sino yun. Siguruhin lang natin, you tap the expert opinion or say expert expertise ng mga pwede talaga hindi tayo magkamali pagturo doon. Dahil merong nalagay doon na pangalan na ito, bilunging sa team na ito, na hindi naman sila kasama doon sa pagnakaw ng Shabo. Kasi itong grupo na ito, late na ito dumating. Itong 4A, late na ito dumating. Tinawagan lang ito ni Susungko around 3 o'clock, before nag 3 o'clock, para pumunta doon sa WPD. Kasi naiwan ito, nakamotor ito sila doon sa may, tawag ito, Rekto. Tapos may pangalan doon na nasama. Pero kung talaga sila yon, wala problema. Pero i-identify natin properly. Dahil kawawa rin kung wala doon. Tapos may sama doon sa kung ano. Gamitin natin yung expert kung sino pwede mag-turo doon. Okay. Mr. Chair? Yes, go ahead. I reiterate my motion that Rebosora and Catarata be transferred physically here in the Senate. Because I am not, I together with Senator Revilla, are not convinced with the answers given by Rebosora. So I move that again to transfer physically Rebosora and Catarata here in the Senate jail. So there's a motion to transfer the physical custody of Catarata and Rebosora back to the premises of the Senate, particularly Sergeant Your Honor, Office of the Sergeant at Arms. Your Honor, pwede po magsalita. Your Honor, yung... Magsalita ka. Opo. So with the permission of the movement, for the last time, sige, pakinggan ka namin. Your Honor, nangyayari naman po talaga yun sa trabaho, kahit po magtanong po tayo kung kanino man po, sa PIDEA o kung sa ibang agency. Nangyari po talaga yung sinabi po namin. Ngayon, yun naman po talaga yung nangyari. Ano? Yun naman po talaga yung nangyari. Na yun sa information tungkol po dun sa binigay namin sa SOU4, dun lang po talaga galing yun sa binabantayan po kasi namin. Yung Montero po kasi nag-ray. Yun po talaga yung ano, yung nangyari nun. Na bumangga din po dun sa binabantayan namin. Kaya binigay po namin. Wala kay informant? Catarata? Bali, yung ginagawa po kasi namin, binabalikan lang po namin yung ano. Regarding po kasi sa informant po, ako po, personally, wala po talaga akong personal na alam sa informant kasi hindi ko naman po talaga nakakaharap yung mga yan. Hindi po ako naging handler kahit kailan po. Pag may trabaho po, sumasama lang po talaga ako. Possible yata yun. Anyway, again, have you acted on my motion, Mr. Chair? Yeah, there's a motion. Any objection? And so, there's hearing none. The motion is hereby approved. And I suggest that the OSAA guard them strictly and to allow only the visitors under the BJMP rules are allowed to visit the detainees, like the immediate family members, the lawyers, priests, and whoever are authorized under the BJMP rules.